honor our blood donors. We recognize their heroism. We recognize that our blood donors save lives. Kayo, you can also save lives by giving blood. Una-una nag-umpisa ito sa iyong intention or yung magandang adikain or na makatulong sa kapwa. Ang pagbibigay ng dugo is the highest form of giving. Kasi ang binibigay mo dito ay buhay ng mga cells. Yung red blood cells, even the platelets, buhay po yun. Buhay at buhay na nakakadugtong ng buhay ng ibang tao na makakatanggap nito. Yung mga pasyente natin na nangangailangan nito. So it starts with your good intention to save lives. From there, sino ba yun? Kailangan healthy. No? Ano ba ang healthy na no? Yung BP normal, yung iyong hemoglobin ay sapat. Yung hemoglobin, ito yung pula na ating dugo. No? So ito dapat ay sapat, you have sufficient or adequate hemoglobin in order for you to give. Hindi rin namin kayo kukuhanan kung kayo ay kulang nito. Wala kang mga sakit na nararamdaman or those diseases that you can actually transmit to others, no? So yun yung dalawang ano, wala kang sakit na pwedeng maibigay, no? At yung pagbibigay hindi rin naman magdudulot ng maging sakit mo, no? So your act of giving should not harm you. Okay? So yun na ang basic na ano na requirement. Hemoglobin, yung BP, wala kang sakit na maibibigay or nararamdaman. Those adults no from age 16 to 60 to 65, for those younger than 18, you can still donate but there's going to be a parental consent. Okay? Ano po ang kahulugan ng age na ito, no? Oo, ang nakakapag-donate ay between 16 to 65. Pero sila lang ba ang mga ngailangan ng dugo? Ang mga kabataan natin, yung mga sobra na rin sa 65, nangangailangan din sila ng dugo. So those of us in the age group na maaari pang makapagbigay ng dugo, magbigay na tayo because hindi lang naman tayo ang mga makikinabang nito, but also the children and our elderly. The benefit of giving blood is not going to be to the giver of the blood, but the real benefit of giving blood goes to the recipient of the blood. In giving blood, you don't get or receive material things, but rather that feeling that you're able to give blood, okay? That you're able to save lives, okay? Ito naman ay need din natin, no? The need to be needed by others. So it's about 450 cc. Ito ba ay ano, mamumutla ka ba? Ikaw ba magka-anemia? No, because ang blood volume natin ay nasa 5 liters, na 5 to 6 liters. 450 lang ang kukunin. So yun po ay hindi man lang mararamdaman ng iyong katawan, no? Pagkatapos na mag-donate, pwede ka nang uminom ng tubig at gumawa ng mga usual mo na ginagawa, no? Usual activities. Pwede na po yun. You can donate whole blood, meaning the red blood cells with the plasma, every 3 months. Itong every 3 months, ito ay ang sinusunod sa Pilipinas, no? Pero sa mga taong may mga rare blood groups, pwede nga silang mag-donate ng every 8 weeks. As long as wag silang sumobra sa bilang ng isang taon na ano.
merong isang donation na maaring mas madalas, no? Ito ang tinatawag na platelet apheresis. A medical CT ay meron pong ganyang makina, no? Ang platelet apheresis, platelet lang ang kukunin, kaya maaari kang magbigay even every 3 days, no? Pero sa ginagawa natin, every 2 weeks, no? Saan ba ginagamit ang platelet? Siguro naririnig niya, you've heard about dengue, about leukemia, about those people who are undergoing chemotherapy, and a lot more diseases, no? Na maaring masalina ng apheresed platelets. Okay? Sino ang pwedeng magbigay nito? Yun, yung regular na mga nagdo-donate ng dugo, maaari silang magbigay ng dugo. Ang ginagawa dito, kaparehas din sa blood donation, itutusok din yung karayom, pero ikaw ay kakabit sa makina, no? Ito ay mga pwedeng 45 minutes hanggang 1 to 2 hours yung buong proseso, pero halos hindi mo maramdaman naman yon. Ang pagbibigay ng dugo, kailangan pa namin may screening, may interview, meron kayong sasagutan, meron ding konting testing para malaman kung if you have adequate amount or sufficient amount of hemoglobin in your blood, yung pulang dugo sa inyong yung nagpula sa inyong dugo, no? So we make everything, we do everything to make certain na safe ang pagbibigay ng dugo, no? And this will take the entire procedure will be 45 minutes to 1 hour. Matagal, no? Matagal yung 1 hour. Pero you are given the opportunity to save lives. And it's just an hour. Hindi naman ito isang oras na walang kabuluhan. Kaya nga nating manood ng isang film ng 2 hours. Ito pa kaya na habang ikaw ay nagbibigay ng dugo, pwede ka ring manood ng film. Yung mga nasabi ko na yung may mga sakit, no, na ninaramdam, at yung mga may sakit na maaring maibigay sa iba. Ano tong mga sakit na ito? Kung ikaw ay meron halimbawang hepatitis B, hepatitis C, HIV, syphilis, at minsan malaria. Kasi ito ay maaring maisalin sa dugo na naibibigay ninyo. Siguro na itanong ninyo na bakit kailangan pang ano yun eh. We do test the blood units. But there is no machine or analyzer that can detect 100% the presence of the virus like HIV, hepatitis B. Okay? Meron po kasi tayong tinatawag na window period. Ito po yung period na ikaw ay meron ng sakit, halimbawa HIV. Pero pag na-test namin kayo, negative yon. So, kailangan po naming malaman yung risk, no? Para kayo ay hindi na masabi na hindi kayo pwedeng mag-donate or pwede kayo mag-donate at some other time. Ang pagbibigay ng dugo, baka naisip ninyo that you will be charged when you give blood. No, we don't charge anything when you give blood. Okay, because it is giving. But, do we charge blood when we give blood to the patients? Yes, we do charge blood. The blood that we took from the donors, hindi namin binayaran. It's for free. Pero, ang pinaglagyan nito na blood bag, ang testing, at ang pag-process nito, ang pag-store nito in the refrigerator will entail cost. Yun po ang binabayaran ninyo. Isang magandang halimbawa ay yung tubig. Ang tubig po ay libre. Pwede ka namang makakuha ng tubig sa ulan, tubig sa ilog. Pero ang tubig galing sa gripo, may bayad. Ang tubig na nakalagay na sa bote, yung mineral water, ay may bayad.
Kasi ito ay na-i-process na. Ito ay ginawang mas ligtas na na tubig. Ganun din ang dugo. Ang mismong dugo is free. Pero the processes to make it safer, yun po ang binabayaran natin. Para po sa inyong lahat na healthy dyan, inaanyayahan kayo namin na magbigay ng dugo. And for those patients, TMC sees you as our partner. And as our partner, you being patients at this time or at any point in time that you come to the hospital, we don't expect you to give blood. But as partners, you can help us encourage donors to come to the TMC Blood Bank and in the mobile blood donations that we conduct in various areas in NCR, in the National Capital Region, and in nearby provinces.